process ng e-app or what we call electronic application, or sometimes mas kilala ito as online online application for Kaiser. So this is intended for Kaiser health, long-term healthcare product, and ang process ng payment nito is through Palawan Express. So I've created this kasi marami akong teammates na rin nagtatanong paano ba mag-process via e-app. So I hope mga ka-IMG members, makatulong ako sa inyo. So let me remind you of the following. So dapat syempre, if you're doing this, dapat IMG member ka. So sa mga nanonood ngayon na hindi IMG member, hindi nyo po ito ma-access or hindi nyo po ito magagawa kasi kailangan IMG member ka, kasi we have a portal for this and processing the product of Kaiser. So yun, kumbaga, I have other video para sa mga gustong mag-Kaiser. Kumbaga, do it yourself. Meron na rin akong video niyan. So watch out for it. Now, dapat din kapag magpa-process ka nito ng for your Kaiser clients, dapat din ikaw mismo meron kang Kaiser long-term healthcare or policy holder ka mismo ng long-term healthcare ni Kaiser, para we practice what we preach. Kumbaga, dapat talaga meron muna tayo nitong healthcare product na to, para mas madali mo rin siyang ma-explain sa iyong mga i-sponsoran or tutulungan. Okay? And bago mo gawin ito, mas maganda, meron ka ng important details of your client. Kasi baka mamaya, binaprocess mo ito tapos, paputol-putol ka. So, ikaw rin naman yung mahahassle. So, mamaya, makikita mo naman yung mga important details na kailangan mo makuha for your client para ma-accomplish mo yung pag-process nito. And I've created this kasi para, kasi marami tayong mga nagiging clients din or sponsoran na wala silang, mahina ang kanilang internet connection, tapos yung iba tamad mag-fill up ng form. So maganda, maganda rin to kasi para ikaw mismo ma-check mo rin kung ano yung processing, tapos yun nga, kumbaga less yung pagkakamali. Okay, so sana nga hindi kayo magkamali. Kaya panoorin nyo maigi ang video na ito. Para ang gagawin na lang ng client mo or sponsoran mo is pipirma na lang siya and magbabayad na lang siya. So, para sa akin, nagiging convenient ito for me. Kasi ang hirap din talaga mag-process kapag yung client mo ay hindi pa masyadong familiar. So, tulong ko ito para sa mga kapwa natin ka-IMG member. And make sure to watch the whole video kasi marami yung nagsho-shortcut. So, huwag nyo pong shortcutin ang video na to kasi this is a tutorial. So, dapat mula umpisa hanggang huli, itapusin nyo siya. Kasi para talagang guided kayo step by step. And syempre, kaya ko nga ito ginawa para matulungan kayo mapadali ang inyong processing, hindi yung para magkaroon pa kayo ng problema. So make sure to watch the whole video. And i-remind ko lang, this is a Kaiser long-term healthcare processing. So walang ibang process dito na gagawin, kundi Kaiser lang. Okay? So from the start, i-remind ko na kayo na long-term healthcare processing ito, and ang payment na gagawin natin dito sa tutorial na ito ay through Palawan Express payment process. Yan. So next na tayo. Now, syempre as an IMG member, lahat tayo meron tayong portal. So ayan yung portal natin. Then make sure to log in your IMG code and your password. So kung hindi ka pa familiar dito, you may ask your sponsor or your SMD kung para malaman mo kung ano ang yung username or password. Then click log in. Next, mapapasok ka sa iyong portal, sa iyong pinaka domain or sa iyong access mismo sa ano, sa IMG. Then click mo lang yung tools. Ayan, sa taas yan ng iyong pangalan at mukha. Tapos, down sa tools, makikita mo yung e-app. Click mo lang yung e-app. Next is, meron kang makikita ganito. Actually, kapag first time mo kasi, meron ka pang gagawin na signing. Kasi, kailangan kasi, kapag nag-process ng Kaiser, merong signature yung agent. So, kailangan mo munang pumirma. Kung if you're a first time, meron ka pagdadaanan na signature process. So, okay lang yon. Then, kung marami ka na mga nakailang beses ka na, dediretso ka na dito sa part na to. So, just log in ulit ng iyong IMG code and your password, then click log in. So, makikita mo to, yung IMG e-app online proposal system. Then,
may pagpipilian ka. Pero syempre, first time mo mag-create ng proposal for your new client, so just click new proposal. Next is, just ano, ayan, ikaw kasi magiging agent 1 neto, di ba? So, dapat lang, i-continue mo lang siya. Click mo lang yung continue as agent 1. Now, ayan, makakakita ka ng ibang product. So, since Kaiser ang pag-uusapan natin, ito ang i-click natin, yung Kaiser Healthcare or Kaiser Healthcare Builder. So, click mo lang yan. Then, may makikita kang ganito. Ayan na. So, i-encode mo na. Ito na yung start ng pagpaprocess mo. Kailangan mo ma-encode. Make sure na tama yung kagad, tama yung details. Kasi baka mamaya nag-forward din sa iyo yung client mo ng mga details niya. Eh, minsan baka mali. So, sabi mo sa kanya, make sure na tama yung mga details na ipo-forward niya sa iyo. Kasi, parang i-copy-paste mo na lang. Hindi ka na rin mag-hassle mag-type. Okay? So, encode mo na. Ayan, yung first name, then middle name, tapos last name, tapos birth date. Kung first time mo, dapat unahin mo yung year, tapos month, tapos day. Yan. Tapos, make sure na meron siyang Gmail. Mas maganda po ang Gmail na gamitin for this kind of process. Okay? And, agent 2 is, agent 2 name and code is necessary if there's trainer involved. Kasi baka mamaya naman guys, merong nag-assist sa'yo or yung kunyari, bagong member ka, tapos merong gusto mag-Kaiser sa'yo, tapos yun pala, ginide yun ng iyong SMD, ng iyong coach, dahil hindi ka pa marunong mag-explain. So, dapat sana ilagay mo yung pangalan ng iyong nag-coach doon sa iyong client para naman din, eh, makaulit ka. Kasi, syempre, dapat dito ay tulungan. So, ayan. So, ilagay mo lang kanyang name at saka code. Okay? Hindi to required kung wala. So, leave it blank. Then, create code ka na. Okay? So, ayan yung makikita mo sa next page, which is yung client information. So, nandyan, yung kaninang tinype mo, makikita mo yun dyan. Then, yung benefits. Then, terms of payment. So, ako, what I do is, ini-screenshot ko isa yan. I screenshot this, yung client info, yung benefits, tapos yung terms of payment. Tapos, papipiliin ko yung client talaga na, ano ba, or mas maganda nga, bago ko talaga i-process to, alam mo na yung plan name na kukunin niya. By the way, ang default nito or yung automatic na pipiliin nito is plan K100. Kumbaga, ang price nun is 5,882 per month. So, kung gusto naman mas mababa o higher plans nung kausap mo na client mo, so pwede mo tong pindutin, okay? Tapos, make sure nga na makita na niya yung benefits para hindi na siya tanong ng tanong every now and then. So, yan. At least nakita niya na rin yung mga terms of payment or mga options niya how to pay. May monthly dyan, may quarterly, may semi, may annual, and spot cash. So, ang spot cash po ay ababayaran niya ng one time yung for 7 years. So, malaking tipid ito. Malaking katipiran ito for your client. So, maganda ma-explain mo lang din to sa kanya para malaman niya kung ano yung difference. So, kung 5882 or, I mean, kung monthly yung pinili niya, so, syempre, yun yung talagang regular price. Tapos, pag nag-quarterly siya, medyo makakatipid din siya kalahating buwan. Tapos, pag semi-annual, isang buwan ang matitipid niya. Pero pag annual, 2 months yung matitipid niya. So, for 7 years, almost 14 months yung natipid niya. So, halos, ano, parang kung kukumpitin mo, di ba? Parang mahigit isang taon nga yung naitipid niya. So, parang 6 years lang siya nagbayad o yung binayaran niya. Okay? So, mas malaki rin yung discount dito sa spot cash. So, maganda talaga ma-explain mo sa kanya. And ideal talaga, lalo na kung nasa abroad, explain mo na mas maganda din talaga yung annual. Kasi nga, talagang makakatipid siya. Tsaka less hassle talaga sa pagpapadala. Kasi minsan yun yung mga nagiging cause kung bakit nagla-lapse yung policy. Dahil nga sa delays of payment. Okay? So, ayan. Ayun, remind ko lang ulit, dapat mas maganda Gmail yung hingin mong email address sa kanya. Kasi madalas nagkakaroon ng problema pag Yahoo. Minsan nasa spam or ano, hindi nakaka-receive. So talagang nire-recommend ko lahalos lahat ng naging client ko, Gmail talaga yung sinasabi ko. Para
wala na kayong masyadong problema. Gmail talagang hingin nyo hanggat maaari. Tapos, ito yun nga yung sinabi ko, na dapat, pwede mong i-change to, yung plan name, pwedeng taasan niya yan, or pwede mo ring babaan ng ano, plan name. So, depende, syempre, dun sa kausap mo. Then, kung okay na lahat yan, click, nakapili ka na, kunyari, napili mo is plan, napili no ano mo client mo is K200. So, compute code mo lang ulit, tapos magbabago na yung details dito. So, mag-aano na siya, mag-change na siya. So, if okay na lahat yan, edi, eto, mamili na siya. So, papiliin mo na siya. Pag napili na niya yung, eto, monthly, eto yung pipiliin niya. Pag napili niya is quarterly, eto yung pipiliin niya. Tapos, i-remind mo lang na there is a policy fee per year. So, that's 500 pesos per year. So, kung napili niya, let's say, pinili niya is monthly na rate, so 2,647 plus 500. Pero the following month, okay, the following month, ang babayaran niya na lang is 2,647. Tapos, pagdating ng 13th month, ang babayaran niya ulit is 2,647 plus 500. Kasi nga, yearly ang policy fee. Okay, pag quarterly naman ang pinili niya, so that's 7,676 plus 500. Basta pag initial guys, make sure na meron siyang 500. Okay? So ganun din sa semi-annual, meron din plus 500. So annual rate, which is yung 26,470 plus 500, and spot cash plus 35. Kasi nga, 7 years. So 7 years times 500, that's 35. So yun yung initial cash out, yung spot cash rate plus yung policy fee for 7 years, kaya ganun yung value. Yun yung initial cash out niya. Actually, yun yung pinaka cash out niya. Hindi siya initial. So, I'm sorry for that. Okay? Next is, ayan, makaka-receive na yung client mo ng email. But, syempre, kaya nga natin ginawa to, ikaw yung magpa-process, hindi na si client, hindi na siya yung mag-fill up. Kumbaga, hiningi mo na nga yung details kasi baka mamaya, mahina ang internet sa kanila, or baka mamaya senior citizen na hindi techy yung client mo, yung mga ganon. So very ano na to, kumbaga magiging convenient to para sa kanila. And syempre dahil nga gagawin mo to para sa kanila, eh syempre maganda na matuto ka rin talaga, kasi nga ano, parang kumbaga sa ano, mas magiging pro ka sa pagpo-process ng mga ganito. So yan. So since nakita mo na, ay okay na, na-email mo na, maganda rin ma-inform mo siya. Tapos, click mo na tong complete client application now. So, isipin mo na lang, ikaw yung client. Imaginin mo lang ikaw yung client. Parang ganun. Okay? So, ayan na. Makakapasok ka na ganito, sa ganito. Pero again, kung siya yung magpa-process, ganito rin yung makikita niya. So, kumbaga parehas kayo ng view. Pero, in this case, ikaw ang mag-fill up in his or her behalf. So, makikita mo yung details niya dyan, make sure lang na tama. So, ako, ang ginagawa ko lagi, every now and then, nag-i-screenshot ako. Kunyari, medyo, ano nga, hindi nga siya masyadong techy. So, ang ginagawa ko, habang pinaprocess ko to, ini-screenshot ko. Or minsan, ginagawa ko, pinaprocess ko to via Zoom, nakikita niya kung ano yung mga fill upan ko. So, just click next. Now, ayan, makikita mo na, merong mga asterisk doon sa mga questions. So, pag merong asterisk o yung red asterisk na yan, it means required yan. So, huwag mo siyang huwag mong i-leave it blank. Okay? Next, ayan, fill up ka na. Lagay mo yung height in feet, tapos yung weight in pounds, tapos yan, ilagay mo na yung date ng birth date. Yan. Tapos, automatic na naman na to yung age. Tapos, yung place of birth. So, lahat yan required. So, yun nga, sulatan mo nga siya. So, yan yung mga details na kailangan mong hingin para sa iyong, hihingin mo sa iyong client. Okay? So, yung kanyang gender, yung civil status, yan, nationality, yan. Tapos, home address, complete home address. Okay? Madalas din na hindi nila nabibigay itong zip code. So, ang ginagawa ko, ako na lang mismo yung nagsesearch ng zip code. Dali lang naman. Okay? Tapos, yung mobile number, ilagay mo na rin kahit hindi required.
Okay? Tapos yung email address at saka yung work niya. Now, sa may mga cases na what if Ma'am Jill wala po siyang work or housewife lang siya. So kapag ganung case, ilagay mo lang NA. Basta huwag kang mag-leave it blank. Okay? Kasi hindi ka makakapag next process. So kung housewife siya, ilagay mo lang housewife. Okay? Tapos yung employer niya, ilagay mo syempre NA. Pero kung meron siyang employer, ilagay mo na lang din. Tsaka yung address ng employer niya. Yan. Tapos, pag okay na lahat ng details, just click next. Okay? So, kunyari naman, ang scenario naman, hindi mo alam ang nilagay niya ang kanyang employer name, pero hindi niya naibigay sa'yo yung employer address. So, syempre parang, hala, tenga ka nun, hindi ka makapag-process. Ang gagawin mo lang, click mo lang yung resume later. Yun, yun nga lang, masasend ito. Kumbaga parang magkakaroon ka lang ng interruption muna kasi nga hindi mo pa ma-process, pero mababalikan nyo rin yan. Okay, so ma-receive nyo yan via email. Alam ko parehas kayong makaka-receive ng email. So yun, next, yan, pag natuloy na, kunyari alam mo na yung mga details niya, kompleto na, tapos yan, nakikita mo, meron kang dito yung status bar or indicator na, ayan, almost nangalahati ka na dun sa transaction mo. So, di ba malalaman mo na, ay, malapit na akong matapos. Yan. So, ilagay mo lang din dito sa part na to, yung kung sino yung kanyang mga beneficiaries. Okay? So, again, record ito. So, lagyan mo ng beneficiary. Tapos, ideal talaga na beneficiary is on, nasa legal age. Pero, yun nga, kung talagang wala siyang merong mga cases na single mom. So, ang inaano ko sa kanila, dapat then may guardian yung bata. Okay? And yun nga, yan. Ito, required ito dito sa primary. Pero dito, kunyari, isa lang talaga ang anak or wala ka naman talaga ng pamilya na mailagay na just leave it blank. Itong part na to, okay lang na i-leave it blank mo siya. Pero kunyari, anim naman kayo sa pamilya mo, yun lang. Ang kaya lang talagang ilagay na beneficiary is apat. Just in case naman na gusto mong papalitan, kunyari, dalaga ka, ang beneficiary mo before yung parents mo, tapos nung nag-asawa ka na, nagkaroon ka na ng anak, gusto mo nang palitan, so, magre-request ka lang nun for amendment, okay? Mag-fill up ka lang ng amendment form, tapos para ma-update din yung status, yung mga details na gusto mong papalitan. So, yan, may charge lang siya. Yan. Okay? So, magpatulong na lang din kayo kung paanong gagawin doon. So, yun nga, tanungin mo rin yung client mo kung okay na yung beneficiaries niya. Baka mamaya, umapila siya. So, mahirap din naman na pabalik-balik tayo dun sa processing na yun. So, yun nga, make sure na tama na yung nailagay mo na details niya. Okay? So, click next na. Tapos, mapupunta ka na sa part ng medical history. So, yun nga, ako, halos kabisado ko na rin naman to, kaya tinatanong ko na lang din siya kung ano yung mga medical history niya or may mga dati ba siyang sakit, ganyan. Pero kunyari, masyado naman ng, kunyari, meron siyang sakit pero that was 20 years ago, yung bata pa siya. Tapos, kunyari, inatake siya ng hika, tapos sobrang tagal na nga nun, kumbaga, inuuna na lang. Kasi hindi na talaga siya, hindi na rin siya magiging relevant dun sa Tapos, kailangan mo rin kasi mag-provide ng medical certificate or ng yung medical history, mga ganun, or proof na meron kang ganung klaseng sakit. Pero kung meron ka, syempre, maganda mai-provide mo. Pero kung wala naman, pwede ka naman siguro magpa-medical din. Pero yun nga, kung gaya na sinabi ko na yung masyado ng matagal, inuun mo na lang yung mga questions dito. Okay? And yun na, syempre, binyari, nag-smoke ka naman pala talaga, mag-declare ka ng yes. Diba? So, yan. So, fill up mo lang yan. Do you have, fill up mo lang din yung mga do you engage in hazard? So, dapat din kahit pa paano, kilala mo rin yung client mo. Okay? So, maganda, ma-interview mo na rin siya. So, isa-isahin mo na to, na reviewin mo na rin to, para at least kahit pa paano, alam mo na rin agad yung isasagot mo dito sa mga questionnaires na to. Okay? Tapos, pag nakakompleto mo na yan, ayan, ito. Kapag may ni-yes ka kasi isa, kahit isa dito, kailangan mo mag-provide ng yun,
mga medical records or parang kung sino yung doctor mo, kung kailan ka last na nagpa-consult, yung mga ganun. So, pag okay na, click mo lang yung next. So, ako, I leave it blank na lang kasi wala naman, yung last na pre-analysis ko, wala naman talaga siyang kahit anong sakit. Kasi bata pa yun eh. Okay? So, ayan na. O, malapit na. Almost ano na to? Almost 75% na process ka na. So, ayan. Okay? So, here, ganun din, medical information. Kasi nga, kung nag-yes ka doon sa previous questionnaire, so, kailangan mo maglagay ng pangalan and name, pangalan and address of your personal physician or your doctor. So, yan. So, since wala namang sakit nga yung last na na-process ko na ganito, hindi ko na finilapan to. So, I just leave it blank. Yan. So, pati yung date of consultation. Kasi wala naman talaga eh. Okay? Then, pag natapos mo na yon, yun nga, click mo lang tong authorization to furnish medical information. So, tick mo lang to, then click submit. Again, kung meron kang confusion, tapos hindi ka sure doon sa isasagot mo, pwede mo namang balikan din yung client mo, tapos resume later mo na lang, okay? Kasi pag in-exit and clear survey mo to, back to the start ka. So, medyo mahirap din yung, lalo na kunyari, mahina pa yung signal nung kausap mo, tapos nabura mo pa yung mga details niya. So, maganda talaga na isulat mo na yung mga details niya, okay? Now, itong part na to, huwag mong pirmahan. Pipirma dito yung client, hindi ikaw. Again, hindi ikaw ang pipirma, yung client mo ang pipirma. So, just leave it blank. I-type mo lang yung pangalan niya dito sa part na to, okay? Tapos may makikita ka dito na I accept the terms of this agreement. Pero bago mo gawin yun, ito yun. So, sa baba, may makikita kang ganito. Okay? Para siyang form, application form talaga. So, soft copy ng application form. Kumbaga, lahat ng in-encode mo details nandito. Okay? Tapos, click mo lang yan to maximize para ma-double check mo rin yung mga details na in-encode mo. Kasi maminsan, baka mamaya na naduduling ka na. So, yan. Click mo lang to maximize. Tapos, magiging ganito yung itsura niya pag clinic mo. So, lalabas itong first page muna, tapos second page. So, lahat nga ng in-encode mo, lalabas na dito. Yan, di ba? Then, next, ayan, hanggang page 3, ito na yung mga about sa medical history niya. Okay? So, pag natapos mo na yon, click mo lang yung I accept the terms of this agreement. So, again, wag mo tong pirmahan. Hayaan mo yung client mo or yung sponsoran mo ang mag-sign dito. Now, since Palawan payment process ito, go na tayo. Next, go to payments page na. Okay? So, ito, meron kang mga payment options. Pero again, this is Palawan Express payment option process tutorial. So, click mo lang yung Palawan Express. Now, naka-automatic na yan na, kumbaga dahil nag-fill up ka na kanina, lahat yan, yung details na yan, lalabas na. So, tinakpan ko lang kasi nga, details to nung aking client. So, yan, automatic na rin tong nakatick yung Palawan Express. Tapos, i-check mo lang din yung kung tama ba yung amount. Then, next mo lang na i-click mo lang yung next step. Yan. So, may makikita kang payment instructions. Ito yun. Pero ako, since nabasa ko na to, pero ikaw, mas maganda, mabasa mo muna para at least maging familiar ka rin. So, ako, ang ginagawa ko, zoom ko to, tapos ini-screenshot ko to to have I have a copy and sinesend ko rin ito dun sa magka-Kaiser sa akin. So, ang purpose nito, syempre, pag pumunta siya sa Palawan Express, ito yung ipapakita niya doon sa cashier. Okay? Make sure na makopya niya kung ano yung mismong nandun sa pre-filled form. So, screenshot mo muna itong part na to, then click mo tong pre-filled form. Okay? So, ito siya. Ito yung itsura ng, kumbaga, buong screenshot, buong pre-filled form. Okay? So, ganyan yung magiging itsura niya. Kaya ako rin pinapa-screenshot yung payment instructions kasi nga,
medyo maliit yung details dito, lalo na kunyari malabo yung mata ng client mo. So baka mahirapan siya pag ininilagay niya yung code. Kasi ang pinakamahalaga dito, balikan ko lang, pinakamahalaga dito is yung transaction code, which is yan na mismo yon, yung VKM. Para talaga yan sa IMG. Yan yung kumbaga transaction code ng IMG. So yan na yung mismo kopyahin niya. Tapos dito may nakalagay na receiver name. Kung ano yung mismong nakalagay dyan na receiver name, yun yung kokopyahin niya. So yan, kaya make sure na parehas kayo may kopya. Okay. Yan. So yan, ito yung sasabihin mo sa kanya na kailangan kopyang-kopya niya. Kung syempre yung pangalan niya most probably nakalagay dito, mobile number niya, tapos yung code na nakita mo kanina sa payment instructions, yun yung lalabas dito at yun yung mismong kokopyahin niya. Okay, tapos yung amount, then ito yung payment, sulat niya lang yung payment, then client member, tapos buong pangalan niya, then pipirma na siya. So again, dalawa yung kailangan niyang i-screenshot, yung previous payment instructions, ito yon. Yan, dapat meron ka niyan at siya, yung client mo, and ito, meron ka nito, pati siya. So make sure meron kayong kopya niyan. Paulit-ulit ako about this para hindi nyo makalimutan. Kasi maraming basa-basa na lang pumupunta sa Palawan Express. Okay? Ayan. So, ito naman yung tips bago mo papuntahin yung client mo sa Palawan Express. Now, ito na. So, nakalagay na dyan, inform your client that there are accredited Palawan Express Padala Center. Kasi, minsan nagkakaroon sila, sa sobrang excitement nila mag-Kaiser, bigla na lang silang pupunta doon sa Palawan Express, not knowing hindi pala lahat ng Palawan Express accepts IMG transactions. Kasi yung ibang branches are franchise and authorized agent only. So, yun nga, ito, kung ano, hindi ka, wala ka pang netong copy netong link na to, make sure na have a copy of this. Tapos, bigyan mo na din ng, i-search mo na rin yung nearest location dun sa client mo. Kumbaga, i-guide mo na lang din siya. So, bigyan mo, pwedeng i-click mo to, tapos ipakita mo siya. So, let's say, sa Caloocan, saan ba sa Caloocan, hanapin mo, kunyari, let's say, sa Sampaloc. So, ibigay mo na sa kanya exact address na malapit sa kanya. Kasi baka mamaya, meron nga malapit sa kanyang Palawan Express doon, pero not accredited. So, sayang naman yung effort ng tao. So, make sure na na-check mo na tong link na to. Okay? Lahat tayo na IMG member, merong email na ganito about the Palawan Express partners or branches ni Palawan Express. So, ito na mismo yung link na to. Kopyahin mo na yan. Buksan mo na yan. Tapos, pwedeng buksan mo or bigay mo kay client mo. Bahala kayo kung sino ang magano. Pero, syempre, gusto nga natin maging convenient din yung ano nila, pagpaprocess nila, maging hayahay ang buhay nila. Ibigay mo na lang para at least din, natututo ka rin kung paano mag-locate ng mga malapit na branches. So, nyari, dun nga sa Caloocan, kahit itong part lang to na screenshot mo sa kanya, ibigay mo sa kanya, tingnan mo, patingnan mo sa kanya kung ano yung pinakamalapit sa kanya. Okay? So, at least siya na yung namili. Okay? So, yan. Now, ayan. Maganda rin, mabigyan mo siya ng copy nitong poster, yung IMG Palawan poster, para meron siyang reference para dun sa IMG rates. Kasi baka mamaya, kunyari, nagpadala siya ng more than 10,000 pesos, tapos ang iniisip niya, babayaran niya 345. Pero pag pre-nasis niya naman yun talaga, 50 pesos lang ang i-charge sa kanya. So, kunyari, syempre, pag mas malaki yung plan na binayaran, mas malaki yung babayaran. Pero, ang ganda pa rin dahil sobrang makakamura pa rin sila. Kumbaga, kung regular rate, biruin mo, 345. Pero, pag dahil IMG transaction ito, discounted, sobrang laki ng discount nila. So, yan, pakita lang din ng client. Bigay mo lang din yan sa client mo, yung poster na yan. Okay? And next, ito yung medyo critical part na make sure to remind your client na sumulat siya ng maayos dun sa send money form. Ito yung actual,
Ayan, pinicturan ko kung ano yung itsura ng actual send money form. Kasi dalawa yung form dun sa Palawan. Isang yellow, yun yung magre-receive. So, sa atin naman, ang processing natin is yung send money form. So, pupunta si client mo doon sa Palawan Express, pero ang kailangan niyang hanapin is ganito rin. Send money form din. Ganyan. Blue yan. White yung paper, tapos blue yung text dyan. Tapos, eto na. Kung ano yung nakita niya doon sa pre-filled form or payment instructions, yun yung mismo isusulat niya dito. So, make sure tama yung mailagay na details. Okay? Kasi kahit isang digit, kahit isang number, hindi yan papasok. So, baka mamaya expect kayo ng expect parehas. Yun pala, meron palang maling na encode. Pwede kasing mangyari na tama yung sulat ng nung nag-client mo, pero mali naman yung encoding ng cashier. Or mali talaga yung client mo, tapos syempre lalong mali si cashier, di ba? So yun, kumbaga iniiwasan natin na magkamali. Then bago niya i-endorse sa cashier, sabihan mo yung client mo na picturean niya muna. Okay, kung may internet connection siya, picturean niya muna, isend niya sa iyo para ma-check muna kung tama yung sinulat niya. Kaya nga sabi ko sa inyo, make sure na meron kayong copy ng set ng payment instructions niya. Okay, or pre-filled form. So, parehas, para dalawa kayo nagdo-double check. Walang masamang mag-double check kayong parehas. Kasi nga, para sure tayo na tama ang encoding ng details. Now, ayan, kapag successful ng transaction niya, meron siyang marireceive na ganitong text message. Mr. or Mrs., kunyari, si Maria, thank you for using Palawan Express pera padala for your IMG payments. Tapos mayroon niyang code. Yan. So, di ba? Then, pagkatapos yun mag-transact, meron na siyang marireceive na ganito. So, parang kumbaga sa carbon copy ng kanyang transaction. So, meron siyang mga makikitang code dyan. So, ang gagawin nyo, parehas, ayan, before leaving the Palawan Center, make sure to triple check. Basta maraming beses, ako talaga OA akong mag-check. Talagang, ang kasi sayang eh, pero minsan nagpa-process ako ng 6, minsan nagpa-process ako ng minimum 3. Tapos mamaya, alam mo yung magkamali ng isa, ang hassle eh. So make sure talaga na i-check nyong maigi pag nagtatransact kayo or ganun din si client nyo. Sabihan nyo lang siya na make sure na ma-double check niya bago siya umalis. Or yun nga, i-send niya sa'yo. Okay, so check nyo lang. Talagang paulit-ulit ako sa check kasi yan talaga yung medyo critical part eh. So, yun nga, kung meron naman siyang internet, mas maganda, ma-send niya sa'yo yung ganito, yung actual na send money form. Kasi nga, para ma-double check mo, at saka ma-double check niya. Okay? So, at least meron na kayong, para malaman mo na niya, diba? So, exciting part yun. Ayan. Tapos, eto na. Ikaw, as ikaw na nag-process, meron kang marireceive na new application has been completed. So, since ikaw naman nag-umuha talaga nito, ikaw nag-fill up nito, so may marireceive kang ganyan. Okay? Then, yan. Ito naman yung marireceive din. Meron kang marireceive nito, pero meron ding marireceive si client mo na pending client signature. So, pag binuksan niya yan, mapupunta siya doon sa link na kailangan niyang pirmahan. Okay? So, dyan, at least mamomonitor mo rin kung napirmahan niya na. And yan yung marilaman mo kapag napirmahan niya na meron ka namang marireceive na application form signed. So, ibig sabihin, okay na. So, baka mamaya nagtatanong kayo, Miss Jill, kailangan bang pirmahan niya muna bago siya magbayad? Pwedeng mauna na yung bayad. Mas, para sa akin, mas okay na mauna na yung bayad. Kasi yung pagpirma, madali na lang yun eh. So, ako, madalas, ang ginagawa ko, pinaprocess ko na yung Palawan payment instructions nila, pinabayaran ko na. Tapos yun, meron ka pa palang namimiss, hindi mo pa nabsign. So, sa kanya na lang nasasignan. Okay? So, ayan. Yan yung mga dapat mong abangan dun sa pre-process mo. As ikaw ang nag-process nung Kaiser ng client mo. Tapos, ayan. Okay?
So, meron siyang, we have received your application. So, just in case pala na, ito kasi yung example na to, kaya ako pala nilagay ito. Kasi just in case na nagbago yung isip niya, ay, hindi pala accredited yun. Or kaya, ayoko na lang sa Palawan, ang haba ng pila. So, meron kang naman mababalikan na payment link. So, just in case, kunyari gusto niya, eh, credit card na lang, okay lang, kahit may charge. Merong mga ganong tao na nagbabago yung isip. So, balikan na lang ulit doon sa payment link, tapos, ibahin mo na lang yung payment options niya. Ganun na lang, para ma-process nyo. Kaysa naman mag-ano kayo, umulit kayo ng pag-fill up ng form. So, meron namang payment link. So, balikan nyo na lang yun. Okay? Tapos, syempre, yan, congratulations. Kasi, imagine you help them save the right way. So, di ba, nakakatuwa yun. Kasi nga, meron ka ng investor, then, na ayun nga, you help them to invest correctly. Tapos, you help them also to protect their family. Imagine, na tatlo yung kagad yung ituro mo sa kanya, nakapag-save siya, nakapag-invest siya, tapos na-protection na niya yung pamilya na. And, dahil dun sa nagawa mo, you are now a true-blooded IMG campaigner and missionary kasi nga, ginawa mo ang pag-share ng magandang concept ni IMG and dahil sa natuwa ang iyong client or nagandahan siya sa mga ating mga products na nire-recommend, okay? So, di ba, kumbaga, nagawa mo yung part mo as missionary dahil nga, nakapag-save sila, nakapag-invest sila, at syempre, naprotektahan yung family nung taong ginawan mo ng Kaiser proposal. And syempre, kung nag-start na nga siya, talagang napakagandang ano yun, pag-build ng solid financial foundation. And yun, congratulations sa'yo, and sana marami ka pang maklose, and sana this video help you to process your ano maraming Kaiser plans ng iyong mga client. And yon, thank you for watching, and just ano click my YouTube channel, just like and share. Pwede rin i-share mo na rin sa yung mga kapwa ka IMG or sa mga gusto ring maging IMG member. Malay mo, naghahanap sila ng pwedeng part-time, di ba? Ito kasi yung ginagawa natin as an IMG member, pwede rin itong gawin sa bahay. So, in the comforts of your home or kahit nasaan ka, basta mayroon kang online, pwede mo itong gawin. So, just share the mission and continue to be an IMG campaigner and a missionary. So, congratulations once again, and bye-bye!